Mamaya kayo. Mamaya kayo. Alma. Salamat. Nanuya po yan, ma. Alma, huwag mong kahaluin. Ano ginagawa mo dyan? Oops. Oy. Oops. Mapapalaman tayo mamaya doon sa Kilayin. Kilayin pala yun? Kilayin? Oo. Substation to, no? Thank you.
tao dito mag-alas din. Anong oras? Ay, pwes, ano na ito dito? Pwesto, isan na? Oh, tama ba? Luklok ka pa ka rin, baka kanita eh. Oh, one time pa, sige. Oh. Yako eh, edit ko na lang to para ano, okay na ko. Kayo. Tay! Bah, sumali ka doon, Mayor. Mayor! Sama ka doon! Si tatay nawawala. Igitnaan nyo nga. Okay. 1, 2, 3. Okay. Yan na yung wedding ring nila. Kilatisin nyo. Isa dito, ma'am. Yung mali. Yung tignan lang magkasin na kayo. 0.5 lang yan. Tago niya. Saya. Ayan, tignan natin yung sing-sing niya. Wow. Kulang ka ata ng witness eh. Ha? Kulang witness? O eh, ha-hire mo ko, witness. Oh. Sa labas si kayo, may ibang mga kasal.
O si nanay. Hello, nanay. Pare, huwag kang iiyak, ha? Huwag kang iiyak. Okay. Ready niyo po yung ano niyo. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga magulang po ni Alfonso, sa mga magulang ni Georgia, sa mga ninong at ninang, mga pamilya, kaibigan na nandito, at kay Alfonso at Georgia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago tayo tutungo sa seremonya ng kasal, Alfonso at Georgia, nais ko munang ipaalala sa inyo na bilang magiging legal na mag-asawa sa ilalim ng batas, may mga tungkulin kayo na dapat gampanan na itinakda ng batas. At ang batas na ito ay matatagpuan doon sa tinatawag na Family Code of the Philippines. Sinasabi ng ating Family Code of the Philippines, the husband and wife are obliged to live together and must observe mutual love, respect and fidelity, and render mutual help and support. Lima ang mga tungkulin na dapat ninyong gampanan bilang magiging legal na mag-asawa. Una, the husband and wife are obliged to live together. Alfonso at Georgia, magiging tungkulin ninyo na dapat kayo bilang mag-asawa ay nagsasama sa isang bahay, nakatira sa isang bubong. Ibig sabihin, hindi kayo pwedeng magkahiwalay ng tirahan. Hindi ka pwedeng umuwi sa Masbate, Alfonso, na hindi mo kasama si Georgia. Bawal sa batas. Obligasyon ng mag-asawa na kayo ay nasa isang bahay. Maliban na lamang
sa mga pagkakataon na ang isa sa inyo ay kailangang magtrabaho sa malayo o kailangang mag-abroad. Pero sa ganung pagkakataon na bagamat malayo man kayo sa isa, nandun pa rin sa puso't isip ninyo na isang araw, uuwi ka doon sa bahay ninyo bilang mag-asawa. Sa ngayon, nagsasama na kayo. Kumusta ang pagsasama ninyo? Maayos naman. Pangalawa, the husband and wife must observe mutual love. Ang mag-asawa daw dapat nagmamahalan. Sa pagsasama ninyo ng higit 5 taon, kayo pa ay nagsasabihan na I love you. Alfonso, tuwing kailan ka nagsasabi ng I love you kay Georgia? Araw-araw. Pero kapag nagsasabihan kayo ng I love you, kayong dalawa lang nakakarinig. Ngayon, ikakasal na kayo. Nandito ang mga ninong at ninang ninyo. Alfonso, kunin mo yung mic. Tatanungin kita. Mahal mo ba talaga si Georgia? Opo. Maari bang iparinig mo sa amin paano yung araw-araw na pagsasabi mo ng I love you sa kanya? Paano mo sinasabi yun? Ako po, hindi pa kung may I love you. Pinaparamdam mo po. Ah, so hindi ka nagsasabi ng I love you? O sabi mo kasi kanina, o magat ba? Sinasabi ko lang po yung paggabi. Anong sinasabi mo? I love you po. O yun. Ano lang ang gusto namin marinig? Georgia, ikaw naman ang tatanungin ko. Mahal mo ba talaga si Alfonso? Opo. Maaari bang iparinig mo sa amin? Paano yung pagsabi mo ng I love you sa kanya? Mahal na mahal kita kasama dati. Alfonso at Georgia, napakadaling magsabi ng I love you. Pero dapat hindi lang yun yung lumalabas sa bibig ninyo. Kapag nagsasabihan kayo ng I love you, dapat may kahulugan. Dapat nanggagaling sa puso ninyo. Paano ninyo may papakita na mahal ninyo ang isa't isa? Isimple na lang natin. Alfonso, kung talagang mahal mo si Georgia, huwag kang gagawa ng bagay na alam mong masasaktan siya, magdaramdam siya o mahihirapan siya bilang yung asawa. Kung talagang mahal mo si Georgia, ang gawin mo lamang ang mga bagay na alam mo na magiging masaya siya at kontento bilang yung asawa. Ganun ka rin, Georgia, kung talagang mahal mo si Alfonso, huwag kang gagawa ng bagay na alam mong masasaktan siya, magdaramdam siya o mahihirapan siya bilang yung asawa. Kung talagang mahal mo si Alfonso, ang gawin mo lamang ang mga bagay na alam mo na magiging masaya siya at kontento bilang yung asawa. Pangatlo, the husband and wife must observe mutual respect. Hinihiling ng batas sa mag-asawa na dapat may respeto sa pagitan nila. Alfonso, respetuhin mo si Georgia bilang yung asawa. At Georgia, respetuhin mo si Alfonso bilang yung asawa. Anong ibig sabihin ng respeto na hinihingi ng batas? Ibig sabihin ng respeto sa isa't isa? Huwag niyong pabayaan na masaktan ang damdamin ng isa't isa. Pahalagahan niyo ang pangalan ng isa't isa, yung dignidad ng isa't isa, yung pagkatao ng isa't isa dahil asawa mo siya. Yung kapampangan ay ito, paburan masisira in love you ng isang pangatao ng isawa. Kapampangan ka, Georgia, ay may aandiran ni Alfonso. Kawalan respeto kay asawa. Alfonso, huwag mong saktan o abusuhin si Georgia. Respeto sa asawa. Kung minsan kailangan mag-away ang asawa para mailabas mo yung sakit ng loob. So, Alfonso at Georgia, hindi ko ibibilin sa inyo na huwag kayong mag-away. Imposible yan. Pero may ibibilin ako sa inyo. Alfonso at Georgia, kung sakaling mag-away kayo, isa lang ang ibibilin ko. Huwag kayong magmurahan. Yung kapampangan ay kung pangitas. Mag-away na kayo at mag-away, huwag kayong magmurahan. Dahil pag minura mo yung asawa mo, kapag yung mura mo lumabas na sa bibig mo, kahit nagpasori ka, yung mura mo hindi mo na may babalik sa bibig mo. Nasaktan mo na yung damdamin ng asawa. Respeto sa isa't isa. Nakakawalang dignidad pag minura mo yung asawa mo na nakakababa ng pagkatao at dignidad. Huwag kayong magmurahan. Lalo ka na, Alfonso, ikaw ang lalaki, huwag mong sasaktan si Georgina kapag mag-aaway kayo.
ang respeto hinihingi rin ng batas. Alfonso, hindi lang si Georgia ang dapat respetuhin mo. Respetuhin mo rin ang mga magulang ni Georgia, mga pamilya niya, dahil sila ay mga magulang at pamilya mo na rin. At ganun ka rin, Georgia, hindi lang si Alfonso ang dapat mong respetuhin. Respetuhin mo rin ang mga magulang at pamilya ni Alfonso dahil sila ay magulang at pamilya mo na rin. Pangapat, the husband and wife must observe mutual fidelity. Ang sinasabi ng batas, dapat ang mag-asawa tapat sa isa't isa. Ibig sabihin, Alfonso, mula sa araw na ito, wala ng ibang babae sa buhay mo maliban kay Georgia. At Georgia, mula sa araw na ito, wala ng ibang lalaki sa buhay mo maliban kay Alfonso. At panglima, the husband and wife must render mutual help and support. Dapat daw sa mag-asawa, magtutulungan, magsusuportahan. Alfonso at Georgia, magtulungan kayo sa lahat ng bagay. Magtulungan kayo sa pagpupunda sa pamilya ninyo. Magtulungan kayo sa pagpapalaki ng mga anak ninyo. Magtulungan kayo lalo na kapag ang pagsasama ninyo bilang mag-asawa ay naaharap sa pagsubok. Ika nga, walang iwanan. Yan ang limang tungkulin na dapat ninyong gampanan ay tinanda ng batas. Ang tanong ko ngayon, Alfonso at Georgia, kaya ba ninyong gampanan ang mga tungkulin na ito? Opo. Itutuloy natin ang kasama. Opo. Sige, Alfonso at Georgia, tumayo kayo. Tayo po ay nagtipon-tipon ngayong umagang ito upang maging bahagi at masaksihan ang pag-iisang bibig ni Alfonso at Georgia. Samahan po natin sila sa kanilang kagalakan sa araw na ito at sa kanilang panalangin na magiging matibay at matiwasay ang kanilang pag-iisang buhay bilang mag-asawa. Bilang isa po sa hinihiling ng batas para maging legal ang kasal ni Alfonso at Georgia, ako po ay nagtatanong sa mga nandito, lalo na po sa mga ninong at ninang na tumapayong saksi. Kung may alam po kayong alam na dahilan sa batas na hindi dapat makasal si Alfonso at si Georgia. Halimbawa po, alam ninyo na si Alfonso ay may unang pinakasalan na babae. Hindi po pwedeng kasal na ito. O maaaring alam po ninyo na si Alfonso at si Georgia ay magpinsan buo. Hindi rin po pwedeng kasal na ito. Meron po bang tumututol sa kasal ni Alfonso at ni Georgia? Magkagayon po na wala akong narinig na tumututol sa kasal ni Alfonso at Georgia, hihilingin ko rin sa inyo na kayo ay sumumpa sa akin na taglay ninyo ang lahat ng katangian sa batas, na maaari kayo ikasal ng legal at walang anumang balakid ang inyong pagbubuklod sa kasal bilang mag-asawa. Sumusumpa ako at nagpapahayag na wala akong alam na dahilan sa batas kung bakit ako si Alfonso Basas Alcobendas Jr. ay hindi dapat makasal. Okay. Kay Georgia Manila David. Sinusumpa ako at nagpapahayag na wala akong alam na dahilan sa batas kung bakit ako si Georgia Manila David ay hindi dapat makasal. Kay Alfonso Basas Alcobendas Jr. Sinasabi ng ating batas ng kasal ay isang sagrado at katangi-tanging kasunduan para sa panghabang buhay ng pagbubuklod ng isang lalaki at ng isang babae upang makapagtatag ng isang pamilya. Dahil itinuturing ng batas ng kasal na isang sagrado at katangi-tanging kasunduan, kailangan ninyong ipahayag sa akin, Alfonso at Georgia, na sarili ninyong kagustuhan at pag-arap ninyo ngayon upang kayo ay mapuklod sa kasal bilang mag-asawa. Hihilingin ko ngayon sa inyo na sagutin ang aking mga tanong na magpapatunay na sarili ninyong kagustuhan ang pag-arap ninyo ngayon upang kayo ay maging legal na mag-asawa sa ilalim ng batas. Alfonso, tinatanggap mo ba si Georgia na yung maging legal na asawa? Opo.
kusang loob, walang pamimilit, pananakot o namang alinlangan ang pagharap mo ngayon upang pakasalan mo si Georgia. Opo. Nangangako ka ba at nakahandang mamahalin, iingatan at paglilingkuran si Georgia bilang iyong asawa habang ikaw ay nabubuhay? Opo. Georgia, tinatanggap mo ba si Alfonso na iyong maging legal na asawa? Opo. Kusang loob, walang pamimilit, pananakot o namang alinlangan ang pagharap mo ngayon upang pakasalan mo si Alfonso. Opo. Nangangako ka ba at nakahandang mamahalin, iingatan, paglilingkuran si Alfonso bilang iyong asawa habang ikaw ay nabubuhay? Opo. Pupunta na tayo ngayon sa yugto ng seremonyang ito kung saan kayo, Alfonso at Georgia, ay magpapalitan ng pangako sa pagbubuklod ninyo bilang mag-asawa sa ilalim ng batas. Maari po bang tumayo ang mga ninong at ninang upang inyo pong marinig at masaksihan na tunay at totoo ang hangarin ni Alfonso at ni Georgia na sila ay makasal bilang mag-asawa. Aking itinapahayag sa lahat ng mga narito na ako si Alfonso at basa sa Alcobendas Jr. ay aking tinatanggap si Georgia Manila David na aking maging legal na asawa. Aking itinapahayag sa lahat ng mga narito na ako, si Georgia Manila David, ay aking tinatanggap si Alfonso Basas Alcubendas Jr. na aking maging legal na asawa. Ngayong naipahayag na ninyo na kayo ay nakahanda na tanggapin ang isa't isa bilang asawa, hihilingin ko ngayon sa inyo na isuot ang mga sinsing na ito na magiging tanda at paalala ng inyong pangako ngayong araw na ito na tinatanggap ninyo ang isa't isa bilang asawa at nangakong mamahaling iingatan at paglilingkuran habang kayo ay nabubuhay. Magharapan kayo. Georgia, isuot mo ang sinusin na ito bilang tanda ng ating kasal. Ang lahat ng ako ay magiging iyo. At lahat ng meron ako, ibabahagi ko sa iyo. Nangangako ako na ikaw ay aking mamahalin, iingatan at paglilingkura. Ako'y magiging tapat sa iyo sa lahat ng araw na ating pagsasama bilang mag-asawa. Isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking kasal. Ang lahat ng ako ay magiging iyo. At lahat ng meron ako, ibabahagi ko sa iyo. Nananako ako na ikay aking mamahalin. Iingatan, paglilingkuran. Nananako ako na magiging tapat sa iyo sa lahat ng araw ating pagsasama bilang mag-asawa. Ngayon na isuot na ninyo ang mga sinsin na magiging tanda ang aming sumpa at pangako sa isa't isa na magpapaalala sa inyo na kayo ay may pinagsumpaan ngayong araw na ito na tinatanggap ninyo ang isa't isa bilang asawa at nangako kayo namamahalin, iingatan at paglilingkuran ng isa't isa habang kayo ay nabubuhay. Ngayon, Alfonso at George, maaari ba namin marinig
mula sa inyong sariling salita ang inyong personal na pangako sa isang isa. Alfonso, anong gusto mong sabihin kay Georgia? Georgia, anong gusto mong sabihin kay Alfonso? Ngayong mag-asawa na tayo, isa lang yung natutunan ko sa salita ng Gapampana. Kaluguranda ka sa gandang puso. Kaya ano kung patunayan ko sa'yo? Ang kasama tayo, tell it, do us part. Ako rin, papatunayan ko sa'yo, ngayon na mag-asawa na tayo, mamahalin kita hanggang sa tatanda tayo. At ang tandaan mo, kahit anumang bagay yung pag-aaway natin, hindi-hindi tayo, hindi-hindi kita iiwan. Yun lang, mahal na mahal kita. At ngayon na ipahayag na ninyo ang inyong pagnanais na mabuklot bilang mag-asawa, nangakong mamahalin, iingatan at paglilingkuran na ang isa-isa habang kayo ay nabubuhay at nakahandang maging isa bilang mag-asawa, ako, si Boots Rodriguez, sa ilalim ng kapangyarihan itinalaga sa akin ng batas bilang punong bayan ng Kapastadlak, ay aking ngayong ipinapahayag at inideklara na kayo, Alfonso Basas Alcobendas Jr. at Georgia Pangila David, ay kasal na sa isa't isa. Palakpakan po natin ang ating bagong kasal, Mr. and Mrs. Alfonso and Georgia Alcobendas. Alfonso, Georgia, pag-arapan kayo. Pagkawakan kayo ng kamay. Alfonso, bilang tanda na kayo ni Georgia ay kasal na, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Smile mo, ready? Saan ang honeymoon? Tapos na po. Tapos na? Second honeymoon. Ang salita ka kung ano? May nakal? Asan? Hindi siya? Apat po yung pipirman natin na four.
pura yung pitiyan tama dyan. Nawala ka nung kawala siya. Isa sa munisipyo, isa sa'yo. Nandiyan po din ng dinan? Ay, hindi. Okay. Oh.
sino? Dahan niya kayo niya? Adi niya nga send that siya. Maraming salamat kay Kapasada TV amo. Maglagay na dito. Dea